Lah, big away. Akala ko nung prank. Prank ba to? Hindi ka lang want to. Realidad to, Jer. You are not supposed to inflict any hurt or pain to any fellow content creator. And Jervy clearly violated that. Hindi talaga namin in-expect na of all the girls here, like sila talaga yung magkakaroon ng mutual understanding sa isang isa. Dumadaan tayo sa mga problema, dumadaan tayo sa mga away, at kung ano na pang gulo minsan. Pero at the end of the day, naayos pa rin natin lahat-lahat. Siyempre, the House of Collab, kilala naman yan sa pagsisimula ng maraming love teams. Actually, kung akala ng mga viewers natin is nag-start ang mga love teams sa Season 2, sa Season 1, meron tayong mga OG or tinatawag nating mga nagsimula ng love team trends. Kasi alam naman natin lahat na meron tayong pinakaunang official love team, which is Katniel. Si Katkat Manimtim, tsaka si Mark Bernardo. Bago pa sila pumasok ng The House of Collab, love team na sila. Actually, official silang couple talaga. Alam naman natin, di ba, yung heartbreak anniversary. Kaya punta tayo doon sa mga love teams na nabuo doon sa loob ng mansion. Pinakaunang nabuo is yung Tomishi. Si Tom tsaka si Ishi. Actually, yung unang meet-up nila is doon pa lang sa screen test. Parang doon pa lang ata, medyo naging crush or naging type na ni Tom si Ishi. So, ayun. And then, he pursue Ishi nung pagdiretso dito sa loob ng mansion. From contract signing, I kind of not had my eyes on her, but I knew that I wanted to go further at some point, as in, see if I could date her. That's why we did. I tried to trick you into doing that forfeit pool date thing. Ang simpleng collab video, tinuloy-tuloy na ni Tom. Dumating nga sa point na para makascore ng date kay Ishi, ginawa pa niya itong content. At dahil natalo sa pustahan si Ishi, kinailangan niyang makipag-date kay Tom. Yeah, we're official. Nagkaroon ng issue before kasi nagkaroon pa ng love triangle before between Tom, Ishi, tsaka yung isa nating content creator ng season 1, si Dior Veneracion. Yan. Nagulat ako, nandun kami, pinagsistay kami sa lounge. Dumating si girl, dumating si Ishi. Tapos sinatanong ko siya kung okay siya. Hindi siya sumasagot ng maayos. What do you expect na action ko? Hindi, umalis ako. Ayoko ng conflict between like the three of us. So, umalis ako. Bahala sila, mag-usap sila doon. Tatry kong kausapin si Ishi, but not now. Kasi feeling ko sasabog kami dalawa pareho. Parang yung pag-approach sa akin si Dior, parang iba. Yun yung napansin ko sa kanya. Parang gusto niya na kay Tom lang siya, like ganun, parang inagaw yung attention. And he's my friend, Tom is my friend. Tapos biglang, alam mo, iba na yung pag-ano sa akin ng viewer. Which is weird. Another love team that really captured the hearts of our viewers in season 1 is yung tinatawag nilang Team Sevi. It is comprised of Celine Noblesa and Jervy de los Reyes. Dude, sa pool may marat sa inyong camera. Parang magkaya ako kayo. Sa pool. Elaborate mo. Best friends mo ngayon? Oo, best friends. Okay, best friends na. Yun yung sabi niya, yun yung sabi ko. Pagpasok nila ni Jervy, parang Jervy was like your
real masculine guy na parang syempre ano siya eh, bida man eh. Diba? So medyo hindi na siya baguhan sa industriya in front of the camera. So when Jervy went in, the content creators inside the house of Collab parang wow, sobrang sino ba tong handsome guy na to? Tangkad eh, six-footer. And then at the same time, all the viewers also parang wow, parang yung nung nakita nila sa YouTube episode and the content, wow, nakapasok na pala si Jervy and all, ganyan. Hanggang sa nung una siguro infatuation, siguro crush attraction, hanggang sa yan nag-start na sila ng mga collab nila. Sabi nila ano, collab lang, pero Diyos ko, lagi silang dalawa yung magka-collab. Ang dami-dami namin dito pero lagi silang may collab, di ba? People started to ship them together. Nabuo na yung Team Sevi. Jervy, actually the both of them were not really saying if what's the extent or the level of their collaboration or relationship, if I may say. Pero they were sweet together.